Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut and welcome to another episode of Papa Dudut Stories sa Papa Dudut YouTube channel. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa ating episode ngayong araw na ito ay pinadalang kwento ng ating ka-online na si Penzer. Dear Papa Dudut, isa ako sa mga libo-libo mong taga-subaybay sa Radyo Man at sa YouTube. Katunayan, isa ako sa mga silent listeners mo sa iyong channel. At minsan akong nag-comment kung papaano magpadala ng sulat sa inyong programa. At nag-reply ka sa akin. Kaya heto ako, sinimulan ko na ang pagsulat ng aking liham dahil wala akong ibang gusto, kundi ang mabasa mo ito sa iyong programa. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Penzer. 34 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Maribeles, Bataan. Isa akong sales inventory supervisor, binata at kasama ko pa rin ang aking mga magulang dito sa bahay. Hindi ako makapag-asawa dahil marami akong responsibilidad sa aking pamilya. Retired na ang mga magulang ko at pinag-aaral ko ang 4 sa 7 kong mga nakababatang kapatid. Sa ngayon ay nakakaluwag-luwag na kami. Bagamat noong bata-bata pa ako ay mahirap ang aming buhay. Ang pamilya ko ay isang kahig isang tuka noon. At sa murang edad na 12 ay nagtrabaho na ako noon bilang stay-in farmer and warehouse worker sa isang hasyenda sa Zambales na pag-aari ng isang sikat na celebrity. Pero hindi nagtagal ang trabaho ko doon sapagkat nagkaroon ng tanggalan ng mga manggagawa at ako ang isa sa mga minalas na mawalan ng trabaho. Dahil dito ay napilitan na akong kumapit sa patalim. Nagsimula akong pumasok sa pagnanakaw sa edad na 13. Una, pa-snatch-snatch lamang ako sa malaking palengke sa bayan. Hanggang sa noong sumapit ako ng 14, ay pumasok na ako sa pag-aakyat bahay. Ako yung unang umaakyat ng bakod at pumapasok sa bintana ng bahay para buksan ang kandado o lock sa pinto o gate para makapasok ang mga kasama ko. At oras na makapasok sila ay saka namin gagawin ang napagplanuhan. Lahat ng makikita naming bagay na may halaga ay nanakawin namin. At kapag tapos na kami ay unti-unti kaming aalis sa nilooban naming bahay nang sa ganoon ay hindi magsuspetsa ang mga kapitbahay, Papa Dudut. Madalas ay tagumpay ang aming misyon at kung magkaroon man ng hulihan ay nakakalabas din kami ng kulungan dahil sa padrino namin sa loob ng police station. Siyempre may porsyento ang padrino namin sa lahat ng mga nananakaw namin. Kabayaran yon sa proteksyon na ibinibigay niya sa grupo. Pero isang araw ay nagulat na lamang ako nang minsang magpulong ang grupo sa susunod naming bibiktimahin. Sa pagkakataong yon, hindi bahay ng tao ang target namin, kundi bahay ng Panginoon, ang simbahan. Tandang-tanda ko pa noon, Papa Dudut, kamamatay pa lamang ng aming parish priest na nagngangalang Father Rogelio Ocampo. Mabait siyang alagad ng Diyos. Madaling lapitan, malakas ang karisma at magaling magbigay ng sermon. Aktibo ang aming simbahan sa mga charity works at palaging visible si Father Rogelio noon sa aming lugar, lalo na kapag may mga kalamidad. Sa katunayan, Papa Dudut ay dinaig pa niya ang mga politicians namin dito sa lugar namin. Kaso lahat ng kabutihang ipinakita niya sa amin ay may hangganan din. Dahil sa edad na 54 ay maaga siyang binawian ng buhay.
Buong barangay ay nagluksa sa kanyang pagkamatay. Kasama na ang pamilya namin. Samantala dumalo ako at ang mga kasama ko sa akyat bahay sa huling misang alay kay Father Rogelio. At sa pag-oobserba namin ay may naispatang kaming isang bagay na worth nakawin. Ang estatwa ng Santo Niño na ayon sa aming pinuno ay nagkakahalaga yon ng malaking pera dahil isa yung antigong relic. Kaya pagkatapos naming makipaglamay sa namatay na pare ay agad naming pinagplanuhan ang pagnanakaw ng estatwa ng Santo Niño sa simbahan. Kinagabihan ay saka namin sinagawa ang plano. Doon kami dumaan sa likod ng simbahan. Hindi kami masyadong nahirapan dahil marupok na ang pintong pinasukan namin. Bukod sa wala namang bantay ay mabilis naming nakuha ang target na estatwa ng Santo Niño na sa palagay namin na mahigit 100 taon na ang edad. Wala pang 10 minuto naming nagawa ang misyon. Pagkatapos noon ay agad kaming umalis ng simbahan at bumalik sa aming hideout na malayo sa tahanan ng Panginoon. Pagdating doon ay agad naming ininspeksyon ang estatwa at aaminin naming namangha kami dahil sa kalidad ng pagkakagawa nito. At kahit na mahigit 100 taon na ito ay wala kang makikita sa estatwa na kahit na anong crack o basag. Kaya nga kumbinsido kami noon na mabebenta namin ang mahalang naturang Santo Niño. Penser, hindi ka uuwi ngayong gabi kasi ikaw ang magbabantay ng estatwa. Utos sa akin ang pinuno naming si Jojo. Ha eh bakit ako? Tanong ko sa kanila na may halong pangpoprotesta. May mga pamilya kaming uuwian, sagot niya. May pamilya din ako no, balik ko naman sa aming pinuno. Samantala ay sumingit naman ang isa kong kasama na si Kaloy. Penser, ikaw pwede kang mangatwiran sa mga magulang mo na nakitulog ka lang sa mga kaibigan mo. Eh kami, yung mga asawa namin, siguradong hahanapin kami mamayang umaga. At saka ikaw naman ang pinakabata sa atin, kaya mong maiwan dito para bantayan ang estatwa. Ang sabi pa nito sa akin. Sa huli, Papa Dudut, ay wala akong nagawa noon kundi ang sundin ang utos sa akin. Umalis silang lahat habang ako ay naiwan sa hideout para magbantay sa ninakaw namin. Nang wala na ang mga kasama ko ay inayos ko ang folding bed na naroon sa hideout. At doon ay ipinawesto ko yon sa sulok malapit sa bintana. Pagkatapos noon ay sinubukan kong matulog na mag-isa. Pero napatingin ako sa ribulto ng Santo Niño at nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Dahil nakaharap ito sa pwesto ko. Kaya tumayo ulit ako at nilapitan ng estatwa at dahan-dahan ko itong ibinaling patalikod sa aking folding bed. Pagkatapos ay bumalik ako sa folding bed at doon na humiga. At yun nga Papa Dudut, ang creepy lang ng vibes ng buong paligid dahil walang kuryente, syempre madilim. Kaya ang ginawa ko ay yung flashlight na dala namin ang ginawa kong parang lampshade. Pero bigla ko naalala na baka may makakita na may tao sa hideout namin. Kaya pinatay ko na lamang yon at nagpa siya akong matulog sa gitna ng dilim. Pero Papa Dudut, hindi pa ako mahimbing na nakakatulog ay biglang may narinig akong mga yabag na galing sa isang kwarto. Napabangon ako sa paghiga nang marinig ko yon. Ako lang ang mag-isa doon kaya imposibleng may tao. At saka kung babalik ang mga kasamahan ko, doon sila sa nag-iisang pasukan at labasan ng bahay. At yon ay nasa paanan ko lamang. Kaya paanong mayroon akong naririnig ng mga yabag sa loob mismo ng bahay?
Papadudod, pinakinggan kong mabuti ang mga yabag. Nakaramdam ako ng panghihilakbot nang mapagtanto kong tila papalapit yon sa akin, kaya binuksan ko ang flashlight at tinuto ko yon sa buong paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba hanggang sa maitapat ko ang flashlight sa kusina. Papadudot, napatayo ako sa aking folding bed at hindi ko mapigilang manginig ang buong katawan ko. Nang makita ko na may nakaupong lalaki sa isa sa mga monoblock chairs na naroroon. Bagamat nakatalikod ito ay kitang kita ko ang suot niyang damit. Nakaputi ito na parang suot ng isang pare. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ko sa lalaking nakaupo habang nakatutok sa kanya ang hawak kong flashlight. Hindi kumibo ang lalaki at sa halip ay bahagya itong lumingon sa akin. Lalo akong kinilabutan dahil ang lalaki ay namukhaan ko. Papadudot, ang lalaki ay walang iba kundi si Father Rogelio. Pero may mali dahil patay na si Father Rogelio. Mamayang kaunti ay dahan-dahang tumayo ang lalaki sa harapan ko. Napaatras ako at sinubukang tumakbo palayo pero nadapa ako at nawala ng balanse. Pero hindi ako tumigil sa pagtaka, sinubukan kong gumapang palayo habang nakikita ko ang multo ni Father Rogelio na lumalapit na sa akin. Papadudot, hindi ako makapaniwala noon sa aking nasasaksihan. Nang isang dangkal na lang yata ang layo sa akin ng multo, ay doon ako napaiyak. Lumayo ka sa akin, hindi ikaw si Father Rogelio. Patay na siya, naibulalas ko habang naiiyak na ako sa sobrang takot. Pagkatapos noon ay nakita ko siyang bumaling sa kanyang kaliwa. Tila ba may tinitingnan? Sinundan ko yon ng tingin at napagtanto kong nakatingin siya sa estatwa ng Santo Niño na ninakaw ng grupo namin. At doon ko nga na-realize kaagad na yon ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Ibabalik na po namin ang rebulto sa simbahan. Pakiusap, huwag ka nang magalit. Huwag mo akong papatayin. Pagmamakaawa ko sa multo. At yon, papadudot, bigla ko nagising sa aking bangungot. Natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga pa rin sa folding bed. At natatanaw ko sa labas ng bintana na pataas na ang sikat ng araw. Hingal na hingal ako noon. Akala ko ay totoo na. Pagkatapos ay lumingon ako sa estatwa pero papadudot, kinilabutan talaga ako ng husto dahil yung estatwa ng Santo Niño ay nakaharap na sa akin. Naguluhan ako. Tandang-tanda ko na tinalikod ko ang Santo Niño sa pwesto ko. Paano yon na ibalik sa dating pwesto habang natutulog ako? Maliban na lamang kung may tao o multong gumalaw ng estatwa para iharap muli sa akin. Mamayang kaunti ay may kumatok na sa pinto. Pagsilip ko ay si Kaloy lang pala kaya agad kong pinapasok sa loob. May dala itong mga pandesal at liver spread. Kasama rin sa dala niya ang isang bayong na naglalaman ng termos at isang baso. Magalmusal ka na, Penser. Pag-aya ni Kaloy sa akin at doon ay pinagsaluhan namin ang mga dala niyang pagkain. Mamaya pang alas 7 ang dating ng mga kasama natin, ang sabi pa niya sa akin. Pagkatapos ay nagkwentuhan kami ni Kaloy. Tinanong niya kung nakatulog ba ako ng maayos. Siyempre sinagot ko ng hindi. Pagkatapos ay ikinuwento ko na sa kanyang naging bangungot ko. Alam mo, Penser, napanaginipan ko rin si Father Rogelio kagabi. Galit na galit siya sa panaginip ko kasi ninakaw natin ang estatwa ng Santo Niño. Kwento sa akin ni Kaloy. Pagkatapos noon ay sabay-sabay kaming napatingin sa Santo Niño. Yung panaginip ko na nagpakita sa akin si Father Rogelio, may kutob akong babala yun sa atin. Seryosong wika pa ni Kaloy sa akin. Anong gagawin natin? Ibabalik natin ang Santo Niño sa simbahan? Usisa ko.
Siyempre hindi, sagot agad ng kasama ko. Panaginip lang yun. At kung magmumulto man sa atin si Father Rogelio, wala rin naman siyang magagawa kasi hindi ba multo na siya? Mag-ingat lang tayo kasi baka mahuli tayo ng mga polis kapag ibinenta natin ang Santo Niño. Dagdag pa niya. Napatango na lamang ako sa sinasabi niya. At nantalang aming pagkwekwentuhan nang may kumatok muli sa pinto. Pagsilit namin ay sina Jojo at ilan sa mga kasama namin ang dumating kaagad. At alam mo ba, Papa Dudut? Lahat pala kami ay napanaginipan si Father Rogelio. Pero syempre tuloy pa rin ang planong ibenta ang Santo Niño. Ayon kay Jojo ay meron na siyang buyer ng Santo Niño na isang antique collector. At pupunta raw ito ng lugar namin para makita ang rebulto ng personal. Samantala pagkatapos noon ay pinauwi na ako ng mga kasamahan ko dahil na rin sa pakiusap ko. Habang naglalakad ay narinig ko ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa nawawalang istatwa ng Santo Niño. Nag-decide akong dumaan sa simbahan at doon ay natanaw ko na may mga pulis nang nag-iimbestiga. Pag-uwi ko sa bahay ay yun din ang topic ng mga magulang ko habang nag-aalmusal sila. Nang makita nila ako ay agad silang nagtanong sa akin kung saan ako nang galing. Nagsinungaling na lamang ako sa kanila na natulog ako sa bahay ng aking kaibigan. Pagkatapos ay dire-diretso akong umakyat papunta sa aking kwarto. Mabilis akong humiga sa aking kama at sinubukan kong matulog. Pero Papa Dudut, wala pa yatang 5 minuto ay bigla akong nagising dahil sa ingay na narinig ko likha ng bumagsak na gamit. Pero hindi ako makabangon at parabang naparalisa ang buong katawang ko. Ginala ko naman ang mata ko para humanap ng pwedeng magamit para makabangon ako. Kaso Papa Dudut, natanaw ko sa parting madilim na bahagi ng aking kwarto ay nakatayo ang isang pamilyar na figura ng isang lalaki. Si Father Rogelio. At nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakatingin sa akin, Papa Dudut. Sinubukan kong bumangon noon sa aking kama pero hindi ko talaga kinaya. Para kasing may puwersang pumipigil sa buong katawan ko. Dahil sa takot ay nabanggit ko na noon ang pangalan ng Diyos. Pero hindi na wala ang imahe ni Father Rogelio at sa halip ay mabilis itong lumapit sa akin. At lumulutang na tumayo sa paanan ng aking higaan. Lalong nanlilisik ang mga mata niya sa akin, Papa Dudut. Tama na. Tigilan mo na ako. Hindi ka totoo. Nananaginip lang ako. Naibulalas ko habang naiiyak na sa sobrang pagkatakot. Pero sa halip na maglaho ay nakaramdam ako ng tila may puwersang sumasakal na sa aking leeg. Nagpupumiglas ako noon at sinubukang makawala. Pero hindi ako nagtagumpay. Muli ako napatingin sa multo ni Father Rogelio na nakalutang pa rin sa aking paanan. Pakiusap, Father Rogelio, tama na. Sige na, hindi na ako paparte sa ninakaw naming Santo Niño. Nahihirapang wika ko sa kanya. Mamayang kaunti ay narinig ko ang boses ng pare na umaalingaw-ngaw sa aking utak. Ibalik ninyo ang ninakaw ninyo sa simbahan. Paulit-ulit tong binabanggit ni Father Rogelio sa aking utak. Tama na! Tama na! Buong lakas na sigaw ko. Mamayang kaunti ay biglang bumukas ang pinto at niluwa noon ang aking mga magulang na natatanantang lumapit sa akin. Anong nangyayari sa iyo, Penser? Bakit ka sumisigaw? Nag-aalalang tanong sa akin ang aking ama. Si Father Rogelio, minumulto ako. Naibulalas ko sa kanya habang umiiyak. Samantala ay nagsalita naman si Mama. Bakit ka naman mumultuhin ng parish priest natin? Napakabait ni Father Rogelio. Pagtatanggol pa nito. Gusto ko sanang sabihin sa mga magulang ko ang katotohanan pero syempre hindi yun natuloy dahil ayaw ko namang ilaglag ang mga kasamahan ko. Sa kabilang banda, Papa Dudut, pagkatapos noon ay nagkasakit ako ng ilang araw at sa mga panahong yon
ay hindi ako tinigilan ng multo ni Father Rogelio. Madalas siyang nagpapakita sa aking panaginip. Tapos kapag nagigising ako, ay nakikita ko siya mismo sa kwarto ko. Papadudod, para akong mababaliw ng mga panahon na yon. Kaya noong nalaman kong magkakabentahan na ng estatwa ng Santo Niño, ay hindi na ako nagpakita at pinagkatiwala ko na lamang kay Caloy ang parte ko. Nangako naman sa akin si Caloy na ibibigay niya yon kagad sa akin oras na makuha nila ang mapagpartihan ng pera. Pero papadudot, walang Caloy ang pumunta noon sa bahay ko. Siyempre nagtaka ko at sinubukan kong kontakin ang mga kasamahan ko. Kahit na inaapoy ako ng lagnat, pero walang tumatanggap ng tawag ko. Kaya naisip ko tuloy na baka inonsihan nila ko. Kaso papadudot, sa bibig na rin ng mga magulang ko nang galing ang balitang nahuli daw ang mga magnanakaw ng rebulto ng Santo Niño at naibalik na raw ito sa simbahan. Yun palang kliyenteng balak bumili ng relic ay isa raw palang asset ng mga pulis. Nakaramdam ako ng panghihilakbot kasi kung hindi pala ako nagkasakit at sumama sa bentahan ay malamang nasa bilangguan ako sa ngayon. Samantala, hinintay ko kung may darating na pulis sa bahay namin para hulihin ako, pero walang dumating. Siyempre nagtaka ko, hindi ba nila ako sinumbong sa mga pulis na naging bahagi din ako ng pagdanakaw ng estatwa ng Santo Niño. Hindi nagtagal ay nabalitaan kong nakalaya rin ng mga kasamahan ko sa tulong ng aming padrino. Muli kami nagkita-kita, pero sa puntong yon papadudot ay formal na akong umalis sa aming grupo at sinabi ko sa kanila na magbabagong buhay na ako. Samantala, simula noong may balik ang estatwa ng Santo Niño sa bahay or sa simbahan ay hindi na nagpakita o nagparamdam sa akin si Father Rogelio. Papadudot, sobra ko talagang pinagsisihan ang ginawa naming pagnanakaw sa simbahan. Sa katunayan ay pumupunta ako ngayon sa puntod ni Father Rogelio para personal na humingi ng tawad sa nangyayari. At sa tulong ng mga magulang ko ay nakapagbagong buhay naman ako. Nag-concentrate na lamang ako noon sa pagiging working student. Naging tendero at kargador ako sa palengke mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa hapon naman ang klase ko noon. Bagamat mahirap, pero nagpapasalamat ako noon sa Diyos. Kasi kumikita naman ako ng sapat na pera para sa akin at para sa pamilya ko. At yun nga, hindi ako tumigil hanggat hindi ako nakakatapos ng pag-aaral. Kaso papadudot, dahil na rin sa hirap ng buhay ay hanggang third year college lamang ang aking narating. Pero ayos lamang yon dahil nakahanap naman ako ng trabaho noon bilang isang inventory clerk. Pagkatapos ng isang taon ay na-promote ako bilang supervisor. Sa kabilang banda, ako ang naging breadwinner ng pamilya. Ako ang nagpapaaral sa mga kapatid ko. Oo papadudot, napakahirap kasi marami akong responsibility. Pero masaya ako dahil nakikita ko nagbubunga naman ang aking pinaghihirapan. Alam ko na balang araw ay matatapos din ang mga pagsubok sa buhay namin na ta-asenso rin kami. Papadudot, eto lamang ang ikakwento ko sa inyo. Ang moral lesson dito ay mas masarap mamuhay ng marangal. Huwag na huwag kang manlalamang ng kapwa, at higit sa lahat ay huwag kang magnanakaw. Muling maraming salamat sa panahon para mabasa mo ang aking liham. God bless and more power sa iyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Penzer. Maraming salamat kay Penzer sa pagbabahagi mo sa aking YouTube channel na Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakapanood ng aking episode ngayong araw na ito, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May isa pa po akong channel, no? Ito pong Kaistorya. Hanapin niyo po Kaistorya. At ganoon din po yung Papa Dudut Family. Kung hindi niyo po makita sa YouTube, dito po mismo sa channel ko, ay mag-scroll lang po kayo at makikita niyo po dyan yung mga suggestion na channel na pwede po kayong mag-subscribe.
Sana po ay suportahan niyo po ang dalawa ko pang channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.